Hello guys, welcome to my channel. Hello guys, have a nice day, whatever the time sa inyong lugar. Dito ako sa Pilipinas ngayon. Magandang araw, have a nice day everyone. Today, meron na naman akong isi-share sa inyo na kaalaman na dapat natin ay malalaman kung gusto talaga nating magiging successful sa larangan ng YT, sa ating adventure, sa ating life dito sa YouTube. Okay? So, ganito yun guys. Dapat, yung ating channel ay may isang tinatawag na kategory na yun lang yung panonoodin ng ating mga followers. Mayroon naman channel na dalawa. Kagaya sa akin, just example sa akin, before isa lang naman talaga, pagluluto lang. So, inishare ko yung aking mga bagong recipe sa pagluluto, ngunit napag-isipan ko na mayroon naman akong alam tungkol sa mga konting knowledge, tungkol sa kung paano tayo magiging matibay dito sa loob ng adventure ni YT. So, gusto ko isishare ito. So, nahihirapan din ako. Ayaw ko rin gumawa ng another account kasi mahirap na. Hindi ka nga makakonsentrate dito sa isa mo. Gagawa ka na naman isa. So, ang ginawa ko, nagiging dalawa ang laman ng aking channel. Yung konting pag-share ko ng knowledge ko and din yung pagluluto ko. So, magiging dalawa. So, kung tutuusin, dapat maging loyal tayo sa mga boyfriend, sa mga girlfriend, sa mga missis. Diba? Dapat magiging loyal tayo. Diba? Parang ganun yung example. So, dahil wala naman akong sabit, hindi. Kumbaga, dalawa ang aking minamahal. Yung aking sharing knowledge at aking pagluluto. So, yung may mga minamahal dyan, maging loyal tayo, okay? So, ganito yun. Example lang yun sa ating mga channel, guys. Dapat yung channel natin is, mayroon lang siyang isang pinapanood. Just example, ikaw ay, ako ang channel ko ay cooking. Now, dahil cooking ang channel ko, so ang tao, alam nila cooking ako. Now, pumasok na ako sa isang another, naglagay ako ng isang tao doon sa bahay ko. Yun na nga yung knowledge sharing, ano? Yun na yung ginawa ko. Yung pag-share ng aking konting kaalaman. So, nagiging dalawa. So, kailangan itong dalawa, magagampanan ko ito at magiging updated ako lagi sa dalawa na ito para hindi mahihilo yung manonood ko. So, at least mayroon akong continuous para sa sharing knowledge and then continuous yung aking cooking. So, ibig sabihin, may babalikan yung aking mga followers, yung aking mga subscribers. Hello! Thank you so much, everyone. So, ganun yun, guys. So, para gusto nating maging successful dito sa YT, sa adventure natin dito sa kay YouTube, kung gusto nating magiging successful, isa lang tayo ng ating sinusubaybayan sa ating channels. Ang isa lang yung ating pinapalago sa ating channel. Huwag nating gagawin ito, guys. Halimbawa, ikaw ay music. Nag-music ka na doon sa iyong bahay. Tapos sa sunod na araw, nag-post ikaw ng mukbang. Tapos in another day, nag-post na naman ikaw ng adventure. So, and in another day, nag-post na naman ikaw ng TV show. So, parang ganun guys, nahihilo yung ating mga followers sa ganyan. So, para gusto nating magiging successful at continuous mananatili, balik-balikan tayo ng ating mga viewers, magiging nasa tamang pamaraan din yung ating mga YouTube, yung ating bahay, yung ating mga videos. Nasa tama rin na hindi rin mahihilo yung ating manunood. Ganun yun guys. Isa yan sa tip na ang ibig ko sabihin, magiging loyal tayo sa ating YouTube. Okay guys? And now, halimbawa, dahil syempre kagaya ko maliit pa lang ako na bahay. So, ito ay mga dapat kong gagawin at dapat kong intindihin o nawain para magiging maglago yung aking mga subscriber. Kasi isa yan sa makatulong na pag ikaw ay ang channel mo ay binabalik-balikan, syempre, pagbukas niya naka-continuous, parang continuous, mayroon siyang binabantayan o mayroon siyang inaantay sa channel mo. Huwag yun na baka sa susunod iba na naman ipopost mo, so nakakahilo, di ba? So para maging madami yung ating subscriber, isa yan sa pamaraan. Isa yan sa pamaraan na magiging successful tayo sa YT.
And then, of course, guys, ang point ko now is yung tinatawag na sa mga ads ba? Sa mga ads. Siyempre, marami sa ating hindi nakaintindi kung paano yan. Basta lang naman tayo pumasok sa buhay ni YT na hindi natin lubos na intindihan yung mga ads kung paano kumita. Basta ang maririnig lang natin ay dahil sa ads kumita. Huwag mo hakbangan yung ads ko. Huwag mo skip yung ads ko kasi dyan na ako, dyan niya makatulong sa akin. Diba? Lahat tayo sa mga iba dyan, maliban lang sa mga tagang profesional na kasi alam na nila yun. Pero how about tayo na nag-step by step pa lang tayo. Kung baga humahakbang-hakbang pa lang paunti-unti papasok sa bahay ni Whitey. So hindi natin alam yung totoo na mga tungkol dyan. Ganon din ako. So may kaunti akong kaalaman na dapat i-share sa inyo. Ganito yun guys. Sa ads pala na yan, guys, may tatlong kategory dyan. Yung tinatawag na skippable ads and non-skippable ads and then yung display ads. Yung tatlo pala na yan ads. May kategory din pala yung tatlo na yan. May kanya-kanya din siyang role sa buhay ng ating mga videos. Magiging kasama natin siya, maging kaagapay natin yung tatlo na yan sa ating adventure dito sa YT. So, uunahin ko guys yung non-skippable na videos. Yung non-skippable videos na yan guys, yun yung mga videos pala na hindi natin pwede i-skip. Tuloy-tuloy pala yun. Kailangan pala tatapusin natin yan para kumita yung pinapanooran natin o yung sinusuportahan natin. Kasi pagdating sa atin, isang bisis lang tayo mag-views ng ating mga video. Kasi pag ulit-ulitin natin, hindi makakounting ang ating mga views sa ating tinatawag na video dahil nga nakamonitor nga yan sa system ni YT. So tayo pala na bilang may-ari ng video, isang bisis lang pwede natin panoorin yung atin. Once na makikita natin sa video natin na may red na, it means natapos na natin panood yon. So hindi na natin pwede uulitin yon. Ganun pala yun guys. Yun yung skippable ads na yan guys, pwede naman natin yan ma-i-skip after 5 seconds. Kasi yung skippable ads pala na yan, makikita natin dyan na may skippable. Pwede pala natin yan ma-i-skip hanggang sa pag makalagpas siya ng 5 seconds. And then papasok na naman yung isang ads. So ibig sabihin dalawang ads yung pumapasok kasi skippable ad siya. Ganun pala yun guys. Yung parang pwede mo siya ma-skip no, iwanan mo siya. Pero dapat maganda talaga pag panoorin. No? Kung sinusupport mo dapat ganun. No? Kasi yan lang yung mga bagay na kumita naman yung mga sinusuportaran. Diba? Sinusuportaran yun ng mga YouTuber. And then, mainit kasi kaya nanunuyo yung mga labi ko guys. Ganun yun. And then yung non-skippable ads, yun talaga yung hindi mo pwede i-skip. Kasi pag i-skip mo, mawalang bisa din yun. Hindi rin counting. And then yung display ads guys, yun yung naka-display na nanunood pa lang tayo. May naka-ready na dito na yun sa gilid. Pag nasa cellphone ka, nasa ibabaw siya ng tinatawag na pinapanood natin. Yung lumalabas dyan, yung sa ibabaw. Yung naka-display dyan, yung sa ibabaw. Tapos yung isa naman, pag nasa laptop kayo dito sa gilid, yun pala yun, yung display ads. So okay guys, yun na yung tatlong ads. Yung tatlong ads na ating magiging partner sa ating YT adventure. So now yung tatlong ads na yan, mga importante yan sa atin. Lalo pa yung mga hindi nag-i-skip kasi yun yung hanap buhay natin, no? At yun ang nagbibigay sa atin ng income, yung mga ads. So, just example, ito yung example lamang. Ito naman ay hindi ko naman talagang lubos na kumbaga napatunayan or what. Ito yung mga example lamang na nakikita ko na siguro naman kung ma-search yun sa iba, maunawaan nyo. Pag mas makadaan naman kayo dito sa channel ko, may kunting idea ako na ibibigay sa inyo para magbigay din linaw ng kunti na kailangan nyo rin alamin. Kung ano ba talaga at paano tayo kumita. Nang dahil sa ads na lagi naman natin naririnig na marami siyang ads, maraming kita. So, ganito pala yun.
example lamang, yun i-confirm nyo sa mga malalakihan, sa mga talagang professional na na mga vlogger na kumikita na ng malalaki. Yung mga million ang subscriber na, i-ano nyo yun, i-search nyo. Just example pala, ang ads is 48 peso per ads. So, pag nandito pala sa atin sa Pilipinas, mababa lang naman sa atin. Pag nasa ibang bansa, just example na sa US ka, yung ads pala na yan is per mil. It means is per million views, 1,000 views, parang ganun. So, just example per mil, 48 peso yung per 1,000. Ano? Sa isang 1,000, ano? 48. So, oh, di ba? Oh, minsan masabi ko, ang baba lang pala, no? Di ba? Pero hindi ganon. Wag ganyan mag-isip. Kasi iba naman yung pagsala ni YouTube. This is example lamang. Itong aking sinasabi is per mil. Just example, ano, sa video mo, nagkaroon ka ng ang isang video mo, nagkaroon ka ng mil. Ano? So, per mil is 48 yung ating video, yung ating tinatawag. Yun ang tinatawag natin na CPM. Kasi yung CPM dito sa atin sa Pilipinas ay $0.001. Yun lang yun. $0.001 per mil. Per thousand. Per mil. Yun pala yun. Per mil. Sa 1,000 mo na views, sa isang video mo, ang equivalent pala nun is $0.001. So, ganun pala yun. So, ano, di ba mababa lang? Pero nasa ibang bansa, just example na sa US, yung per mil pala nila doon is $0.010 or sometimes daw $0.030. So, malaki, ano, di ba? So, it means, pag mayroon kang 1M, kung may pag mayroon kang mil, mayroon kang 1 mil. So, ang suma pala nun is ganito. Yung, ang CPM pala sa US, per ad, 0.001 sa Pilipinas. Ang sa US, 0.010. No? Diba? Malaki. So, just example pag sa US. Pag sa US, para pag may 1M siya na views isang video niya, so, yung 0.010 times 48. So, di ba? Pagka times mo sa 48, so, ibig sabihin is 48,000 yung mil niya. Oh, mil, 1,000. So, 48,000. Now, pag may 1 million ka pala na views, is $480 din. Kasi tina-times-times lang yon. Yun pala yun. Bali, per ads yun. Kasi mayroon naman mga video na wala namang ads eh. Mayroon naman video na isa lang yung ads, pero mayroon videos na dalawa ang ads. So, pag dalawa, edi doubly din. I-times times din sa 48. Ganun pala yun. Per ads yung pinag-uusapan. So, alamin nyo yun. Kasi sa pagkakaalam ko is 48 per ads. Tapos, 48 dahil yung sa atin sa US is $0.010 times 48 is 48,000 yung 1,000 nila. Ano, $48,000. Pag mag 1M per mil, so $480. So malaki. How about dito sa atin? Oh, di ba? So dito sa Pilipinas, ang CPM natin is ang ads natin is 0.0. So, dito sa atin sa Pilipinas, yung atin naman CPM, ang equivalent niya ay 0.001. Mababa lang, di ba? So, pag mayroon tayong 1,000 views, ita-times natin yan, ang 0.001 times 48, mayroon tayong 0.048. sa within 1,000 views natin. So, ganun guys. So, bali, sa 48, i-times mo lang yun sa 0.001, magiging, ang equals niya ay 0.048. Ngayon, yung 48 na yan, na 1,000 views, yun lang yun yung kita natin sa ads.
pag mag times 2 man, pag magdalawan man yung ads natin, depende na lang yon. Ngayon, pag may 1 million ka na views, itatimes mo lang yon yung 0.048 times 1 million is equivalent of 48,000. Yun pala yun, guys. So, dapat alamin nyo rin kung ano ba talaga yung sinasabi ko, kasi ako gusto ko rin malaman ang kalalim-lalima nito. So kung kumikita naman talaga tayo sa ads, yan ang dapat natin tutukan, kasi dyan tayo kumikita, yun ang nagbibigay sa atin ng kita. So paano natin nakukuha yung kita dyan? Through CPM. Yung CPM natin dito sa Pilipinas, yun na nga guys, is only 0.001. Yun lang pala, guys. And then, per ads is mag 48 piso sa bawat video mo. Pag mayroon kang isang ads, diba, isang ads sa bawat videos mo. Tatlong klase yung ads natin. May kategory yun. Yun ang gusto ko pang malalaman at gusto kong malaliman ng pag-uunawa. But now, mayroon lang akong idea na isi-share sa inyo na just example, or talagang yun ang nangyayari. Hindi ko pa ngayon na kukuha ang rate ngayon this year sa tinatawag na status ng YouTube natin kung magkano ba ang bayad ng per ads. But lately, sa pagkakaalam ko, just example is 48 peso. Ano, di ba? 48 pesos dito sa atin. 48 peso. Kasi ang nakikita ko ay 0.001 times 48 equals 0.048 times and million. Yun, kumaka-million ka ng views. So, 48,000 sa isang ano lang yun, sa isang video lang yun. Ano, di ba? So, ibig sabihin, malaki pala ang kita. Ito ay example lamang. Kung magkano man yun yung binabayad sa rate sa ads, so mas maganda. Ito ay example lamang na gusto ko isi-share sa inyo na alamin ninyo kung magkano. Tapos, isi-share nyo rin para alam natin kung ano bang totoo. Kasi hindi naman tayo pwede magtanong doon sa sumasahod na, no? Na, uy, magkano? Diba? Walang sasabi niyan sa atin. Kaya ako, hinahalungkat ko ka inaalam at isini-share ko. Ito ay idea lamang. Ito ay mga hagyo ba na ganun pala. So, kailangan magkaroon ka rin ng pangarap na alamin ko nga kung magkano ba talaga, 48 ba talaga, magkano nga. Dapat alamin mo para alam mo kung paano mo patatakbuhin at para kumita yung iyong YouTube. Diba? So, ako, yun pa lang ang alam ko, pero gusto ko pa hahalungkatin. So, tulungan nyo ako para alam natin kung paano tayo kumita sa mga channel natin. Basta sa CPM, sa ads na yan, dyan tayo kumikita. Yung CPM dito sa atin sa Pilipinas is 0.001. Mababa lang. Ikumparar mo doon sa ibang bansa, diba? So, per mil yan, ha? Per mil. Yun pala yun. So, dapat alamin nyo rin para maintindihan nyo rin. At ako, kulang pa yung kaalaman ko. Alam ko kulang pa. Ito ay mga hagyo lang, mga idea lang na ganun pala yun pag kumuha ng tinatawag na ads dyan sa may tatlong kategory ng ads na yan. Yung display ads, skippable ads, at saka yung non-skippable ads. Ganun pala yun. So, alamin natin kung ano ba talaga yung ang tinatawag na point niya, yung katotohanan ba talaga, magkano ba talaga yung rate. Hindi, malalaman natin yan pag magkaroon na tayo ng sahod, kasi makikita naman yan dyan. Wala pa eh. Kaya kailangan natin alamin, di ba? Ito ay mga idea lamang. Kung 48 ba talaga, di ba? And then, yung CPM natin dito, kung confirm na 0.001. Okay, guys? Yun ang gusto ko ngayon na malaman natin yung katotohanan, yung mga tungkol sa skippable ads, sa display ads, at saka sa non-skippable ads. So, yung non-skippable ads, yun sa may, ano yan sa front, sa wall natin yan bago manood ng ating video, mayroon yan na hindi mo siya pwede i-skip, tapusin mo talaga yan. Yan yun, non-skippable ads. Mayroon naman isa dyan na skippable ads, kasi pagbukas mo palang maya-maya, another skip na naman, mayroon ganyan, di ba? And display ads naman pala, yun yung, pag cellphone na ginagamit mo, yun yung nasa taas, yun yung display ads. Yung pag laptop
ang gagamitin mo daw, ha? Kasi wala, hindi naman ako marunong gumamit ng laptop. Dito naman yun sa may gilid. So guys, para mapatunayan nyo rin at malaman nyo rin, para alam nyo kung paano i-apply sa channel mo para kumita ka, yun ang dapat mong gagawin. Alamin mo yun habang maaga pa. Huwag tayo hirit ng hirit na hindi natin alam kung saan tayo maka-overtime o kumita ng pera. O diba, ganun yun kung anong dapat natin gagawin. Kasi ang oras natin nandito eh. So ano ba talaga tayo? Siyempre, gusto natin kumita. Kaya alamin natin. So ikaw guys, tatanungin kita guys. Kung ano, nandito ka sa may YT. Ano ba, ikaw ba ay gusto mong kumita? Gusto mo bang magkapira? Or gusto mo lang magpasaya sa ibang tao? Or gusto mo lang mag-share na hindi ka na naghahabol ng pera? So ganun lang yun. Ngayon, kung gusto mo magkapira, go na, hahanapin mo yung lahat na paraan kung saan ka pwede overtime. No, parang tatrabaho ka rin kung saan ka pwede mag-overtime para magkaroon ka ng pera. O, diba? So, alamin mo yung sarili mo kung ano ang gusto mo mangyayari dito sa YouTube, sa sarili mo. Ha? Sa mga baguhan dyan, sa yung gusto nila kalingawan lang. So, salamat sa mga tao na gusto lang nila i-share yung kanilang mga memory, it's okay lang. Sa mga tao naman ang gusto nangangarap na magiging partner ni YouTube, so pareha tayo. So alamin natin yun. Yung tatlong kategory ng ads na yan, na magiging kaagapay natin yan sa loob ng ating adventure sa YT. So alamin natin yan kung paano tayo makapira dyan, kung kailangan natin mag-overtime ba. Parang trabaho rin, di ba? Yung ganyan. So, dahil dyan, may idea na kayo, kaya simulan na natin, alamin na natin kung ano ba talaga. Hindi lang sa isa, dalawa, iipunin at ipunin natin yung mga idea para ma-inspire tayo sa ating mga sariling channel, guys. Okay? So, bali guys, yung susunod, yung tinatawag na naman na paano ba panoorin yung paulit-ulit. Kasi sa pagkakaalam ko sa atin na sarili natin, isang bisis lang daw tayo manood, inuulit ko, isa lang daw bisis tayo manood. Basta makikita mo na yung pula, ibig sabihin na panood mo. Pero mayroon daw yung idea na para pwede pa natin mapanood para masupport natin yung sarili natin. Pero hindi ko pa alam yun. Yun pang alamin ko kung ano ba katotoo. Ha? Kung ano ba katotoo. Bawal daw yun guys, yung pinapaulit-ulit natin na panood yung mga sarili nating video. Bawal daw yun. Kaya kailangan daw pala natin yan i-clear yung ating history. I don't know guys, wala pa akong sapat na idea dyan. Idea lamang ito sa naririnig ko. Yung point ko ngayon dito, yung tatlong klase ng ads na kung paano tayo kumita sa CPM natin, di ba? Yung skippable ads, yung non-skippable at saka yung display. So yun na, alam na natin, alam ko na. Alamin nyo rin kung totoo na yung CPM natin dito sa Pilipinas is 0.001. So guys, at kung magkano per ads ang bayad sa atin, alamin natin yan. Kasi kailangan, kasi ako monetize na, pero monetize pa lang. Ano? So kailangan natin malaman, kayo dyan ang mga monetize na, nag-aantay din, na gusto rin malaman kung ano ba talaga. So tulong-tulong tayo, alamin natin yung nagkakarapat dapat natin gagawin sa ating munting bahay. So now guys, today, yun lang muna ang aking maisi-share sa inyo yung tungkol sa CPM sa tatlong kategory ng ads. Okay, yung skippable ads, yung display ads, kag non-skippable ads. So guys, kailangan natin yan alamin kasi yan ang kakambal natin sa ating channel. Okay guys, thank you so much sa pag-follow sa akin, sa pagsunod, sa pagpanood, sa pag-views ng aking mga videos. Maraming salamat sa inyo. Guys, to all of you, thank you so much to all my super chatter, my super sticker, ayan na guys, nagabululol talaga ako guys. Ganyan talaga. Intindihin nyo lang guys, pag mawala ang pagbubulol ko dyan sa pagsasalita ko sa mga video ko, ibig sabihin, mukhang hindi ako yun. Ganun yan guys. So guys, thank you so much sa mga members ko. Maraming salamat sa inyo. Please subscribe my YouTube channel and hit the bell button for being updated my videos upload. Upload na naman guys. Kita nyo, basta may mga ganyan guys. Ako yun. Ganun yun guys. And then, para malalaman nyo na sa video na i-upload ko kung ano ba yun. Okay? Kung yun ba ay putahi o recipe na bago na ginagawa ko, na masarap na recipe, or
may mapupulot kayo na kaalaman mula sa sharing knowledge ng aking thumbnail. Okay guys, maraming salamat sa inyo. God bless you all. I love you all guys. Please subscribe again my YouTube channel. Paulit-ulit. Natural lang yun guys. Kasi yung munting bahay ko, gusto niya guys na mag-unti rin maglaki-laki. Buhusan pa ng kung baga yung pangpatibay yung kanyang haligi. Kaya guys, maraming salamat sa inyo sa pag-support nyo sa aking munting bahay. Please subscribe Lisa Recipe Less Oil. Thank you so much guys sa mga kapwa ko kusinira dyan sa mga beginner. Hello, nandito lang ako. Tingnan nyo naman yung channel ko guys. Marami kayong mapupulot dyan. Yung mga kaalaman ko sa luto. Alam mo, pag ako'y makaplasta na at sufficient na sa budget, lahat gagawin ko paluto, ipakain ko lang para makaluto ako ng makaluto. Oh, next, ganun yun guys. I wish. Thank you so much guys. I love you all guys. Thank you so much. God bless you all. I love you all guys. Bye.